Way back 1940 pa ang proseso ng pagboto sa panahon ng eleksyon dito sa Pilipinas. Mataas ang porsyento ng human intervention sa botohan. Yung bang tao ang nag-iingat sa ballot boxes. Tao rin ang nagbibilang, kaya tao rin ang nakakakita kung ano talaga ang isinulat natin sa balota. Kaya nga madaling magdagdag bawas at mandaya sa botohan. Laganap din ang election violence at talagang napakabagal ng bilangan. Kaya ngayon darating na eleksyon, gagawin ng automated ang botohan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng automated? Ang opisyal na pangalan nito ay Automated Election System. Ang pagpapatupad nito ay naayon sa Republic Act 8436 o ang Election Modernization Act na inamyendahan at naging Republic Act 9369. Sa madaling salita, sinasabi sa batas na ito na dapat nang gamitan ng machine o computer ang botohan sa Pilipinas. Ang machine na gagamitin ay tinatawag na Precinct Count Optical Scan o PICOS. Natatakot ang karamihan sa automated election system na ito kasi meron daw hindi marunong gumamit ng computer at meron din nagsasabi na baka raw mas madali pa rin mandaya sa botohan. Pero eto na nga, tignan ninyo kung dapat nga bang matakot sa election automation. Siyempre, bago makaboto, dapat ay rehistrado muna ang isang botante. Kung wala ang pangalan mo sa list of registered voters, hindi ka makakaboto. I-take note natin yan. And here's the most awaited part. Kung automated na ang botohan, ganito ang mangyayari sa araw ng eleksyon. Ipapakita ng mga Board of Election Inspectors na ang gagamiting ballot boxes ay walang laman bago magsimula ang botohan. By the way, kahit mag-brownout, may backup battery ang machines. Kaya kahit anong mangyari, tuloy-tuloy ang botohan! Magpiprint ng initialization o zero report ang DEI na nagpapakitang walang nakapasok na kahit anong entry sa loob ng election machine. Kapag na-check na ang identity ng botante, bibigyan siya ng balota. Ang bawat balota ay naka-configure sa pupuntahang presinto. Ibig sabihin, hindi ito pwedeng gamitin sa iba pang presinto. Ang bawat balota ay may barcode. Isang barcode para sa bawat balota. Kaya isang botante, isang barcode. Nakasulat na sa bawat balota ang mga listahan ng mga kandidatong pwedeng iboto. Take note na may oval space na katabi ang pangalan ng bawat kandidatong nakasulat sa balota. Bibigyan din ng voter ng marking pen para gamiting pang-shade sa balota. Gamit ang marking pen, kailangan i-shade ng botante ang buong oval space na katabi ng pangalan ng kandidatong kanyang napili. Kapag natapos na ang botante sa pagboto, siya mismo ang magpapasok ng kanyang balota sa election machine. I-take note din na kahit paharap o patalikod ang pagkakapasok ng balota sa machine, babasahin pa rin ito ng machine. Makikita sa screen kung tinatanggap nga ng machine ang kanyang balota. Tutuloy ang balota sa translucent na ballot box. Translucent ito para hindi makita ng iba kung sino ang binoto ng botante. Matapos makaboto, lalagyan ng DEI ang daliri ng botante ng indelible ink. At 6 p.m., kapag natapos na ang botohan, close polls na. Hindi natatanggap ang machine ng anumang boto. Magpiprint ang DEI ng 8 kopya ng election returns. Isang kopya ng local results ay ididikit sa isang bahagi ng presinto kung saan makikita ito ng publiko. Last but definitely not the least, ipapadala ang resulta through electronic transmission sa 1. Municipal Board of Canvassers, 2. COMELEC Central Database, at 3. Data server ng mga accredited groups tulad ng kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas, political parties, at Citizens Arm. Ang datos na makukuha sa mga machines ay lalabas sa COMELEC Quick Count na magiging unofficial at partial election results. May mga security measures din ng machine kaya mahirap talagang makapandaya sa botohan. Pero kahit anong mangyari, mahalaga pa ring bantayan natin ang proseso ng botohan. Oh, ano sa palagay ninyo? Hindi ba mas madali at mas maiiwasan ang dayaan sa botohan kung ganito ang sistema? Kaya tara na, bumoto na tayo!